Hello, mga ka-LM. Si Eileen muli. Ngayon naman, ipapakita ko sa inyo ang ginawa ko sa black and white na malagkit rice. Bago ito sa inyong paningin, kaya tiyak magugustuhan nyo ito. Tara, samahan nyo ako. Itong recipe na ito ay tamang-tama sa 10 by 10 by 3 inches na square pan. Kung wala naman kayo, ay pwedeng gumamit ng round pan. Just take note na ang recipe na ito ay aabot ng halos 5 cups ang kabuuang sukat. So, i-grease lang natin slightly ang pan ng coconut o pwede din ng cooking oil. Saka patungan nito ng parchment paper at saka i-set aside. Ngayon naman ay handa na tayong mag-umpisa sa ating bibingka. Pagkatapos hugasan at i-drain ang white and black glutinous rice ay binabad ang mga ito each in a separate bowl with 1/2 cup water overnight. Ilipat sa blender cup ang white glutinous rice at pinagbabarang tubig. Saka ibuhos lang ang 3/4 ng nakahanda ng 1 cup evaporated milk dito. Heads up guys, ang prosesong ito ay paghahanda para gilingin ang glutinous rice. Kung wala kayong blender, ay pwede namang ipagiling na lang ito sa palengke. Okay, so pagkatapos ikabit ang takip na grinder at the same time, ay i-blend lang mabuti ang glutinous rice hanggang sa maging smooth ito. Then ibuhos ito sa dati nitong bowl. Marahil ay nagtataka kayo kung saan gagamitin yung natitirang evaporated milk. Inalalagay ito sa blender cup para pang-rinse ito dito at saka isinasama o binubuhos din ito sa mixture. Makikita nyo mamaya kung gaano ka-importante ang step na ito pagkagiling ng black glutinous rice. O hayan, handa na ang ating white mixture. Isang tabi muna ito at isunod naman natin gawin ang black glutinous rice. Bale, parehas lang ang proseso, kaya ulitin lang ang steps gaya ng ginawa sa puting glutinous rice kanina. Gamitin lang din ulit ang blender cup na ginamit kanina, di na kinakailangang hugasan pa ito. Coconut milk naman ang ihahalo dito at hindi evaporated milk. Huwag din kalimutang magtira ng 1/4 coconut milk para mamaya. Mas matigas ang black kumpara sa white glutinous rice, kaya binabad ko ito ng 12 hours at i-blend ng mas matagal para siguradong maging tino. Kung nagustuhan niyo ang aming video, ay pa-like, share, comment at subscribe sa aming channel. Ito naman yung sinasabi ko kanina na paggagamitan ng natirang 1/4 cup coconut milk. Mas madali itong process kesa i-scrape ang mga natira sa cup gamit ang rubber spatula. Para naman sa interesadong gawin ito, ay panoorin ang buong video para sa kompletong proseso. At ang recipe naman ay hanapin lang sa description box. Okay, gawin naman na natin ang batter. On each bowl ay maglagay ng 1 cup glutinous flour, 1 each whole egg, 1 white sugar sa white glutinous rice mixture at brown sugar naman sa black glutinous rice mixture. Gamit ang whisk on each bowl ay haluin ng mabuti hanggang sa well incorporated at wala nang visible na mga lumps ang mga ito. Tapos ilipat ang mga ito sa container na may spout para mas mapadali ang pagbuhos. Then, alternately tip the container sa may gitna ng prepared pan. Ulitin lang ang proseso hanggang sa maubos ang bawat mixture. Takpan ng pre-cut foil ang pan, saka dahan-dahang ipasok ito sa oven. I-bake ng 35 minutes sa 350 degrees Fahrenheit na temperature. Pagkalipas ng 35 minutes, ilabas ang pan, tanggalin ang foil at dali-daling i-distribute ang shredded cheese sa ibabaw. Saka ibalik ito sa oven at i-bake ng 20 to 25 minutes sa parehas na temperature ng 350 degrees Fahrenheit. Hanguin ito sa oven at palamigin completely bago ito i-slice. Siguraduhin balutin ng saran wrap ang kutsilyo na gagamitin sa paghiwa para maiwasan ang pagdikit ng bibingka dito at malinis ang kalalabasan ng bawat slices. There you have it, bibingka na may tatlong distinct layers, black and white with cheese topping. Thanks for watching and see you in the next video.